Hi! What's up? What's up mga ka-OFW? Ang gagawin ko ngayon ay magbabrush tayo at maglilinis dito sa taas. Ito ang weekly task ko. Please don't forget to subscribe and likes and click the notification bell sa pag-update ng mga video and comment down below and I will reply you. Tara! Samahan niyo ako sa paggawa ng weekly task ko. Tulungan niyo ako. Okay, bye and God bless. Boom! Ang gagawin muna natin ay magpupunas muna tayo na mga mesa. Pagkatapos mag-brush. Pili ng ano o pali. Kaya silupin na lang ang pali ko. Ay, Diyos me. Nakakabanas ang misid sa Pinas. Parang ayaw ko na basahin. May pag binasa ko, sasakit na ng dibdib mo. Alam mo ba kung ano malagay? Pera. Pamili ng pera, pambili ng pang-alaman sa school. Ang daming kasakit sa puso. Pero sige lang. Itawa lang. Yan nila lang pala. Okay lang po. Okay lang po ako dito. Okay lang eh. Pero alam nangyari. Sus, tinoo. Kung alam nilang kasakit sa dibdib. Pero ginadaan na siya tayo. Hey, pag nagbing video call. Hey, okay lang ako. Hey, okay. Pero ang iPad. Hindi bilangin. Diba po po? Ay naku, kung binibigay lang yung iBot, ipapakino ko na talaga kamayaman na sa iBot lang. Yung kulang sa tulog. Kano lang tulog? Ano po? Tulog po. Tulog ako 11:30. Hindi ka po, matulog ako ng hindi. Well, half an hour para sa pagawan mo. Half an hour, or no more than half an hour, or 5:45, gising na ako. Ayun, start na naman, panibagong hotel. Panibagong buhay sa ngayon. Entertainment niya tayo? Ay, kung na lang malungkot ang buhay, pinag-uusapan. Bakit ba? Ako ay ganito. Ay, ganito na lang. Oh, my love, my darling, until you touch your smile, lonely life. And now, you're... I don't know. Parang akong baliw. Sige lang. Ano nyo na lang akong baliw. Basta ang gusto ko masaya. Mapasaya ako. Alam nyo ba kung bakit malungkot ang December ko ngayon? Malungkot? Bigyan ko kayo ng kaunting story. Noong December, hindi ko lang matandaan, basta ang grades ko noon, grade 4. December 23, namatay yung half-brother ko. Okay? Namatay ang brother ko.
half brother namatay siya sa stroke. Tapos yung father ko naman, namatay siya December 24. Kaya yun, napakalungkot ng December namin noon. Kaya yung nangangaruling, instead na ibigay nila, ipambili nila ng gift, yung kanilang karalingan o hatiin nila, hindi na lang nila hinati. Lamang nung ginawa nila, binigay nila sa amin. Kasi ikahos kami sa buhay nila. Ikahos, kahit na yun, ikahos pa rin. Huwag ko kung kailan na ito mawawala itong ikahos na ito. Pagkakin siguro ng God's. Pagkasawa na nga, minsan. Ngayon, December 24 yun. Nililibing si Tatay, December 31 kasi ay December 31. Tapos December, January 6, nililibing din yung half-brother ko. Nauna ang tatay, tapos yung half-brother ko. Ay, sakit. Kaya ngayon, pag may December na, happy siya at 25, 24. Ayaw ko tingnan. Kasi, maalala ko eh. Maalala ko yung buhay. Ngayon. December 24, tatay ko. December 31, bigo ang tatay ko. Napakalungkot. Dahil alam mo ba kung bakit? Dahil ako, makatatay. Every time mag-alis ang tatay ko, mamalingki, sasama ko. Pag hindi ako isasama, doon kasi sa probinsya, may putikan, yung taniman ng palay. Pag hindi ako ng tatay ko isama, doon iiga ako doon. Bahala ka dyan, putika, wala nang pakialam ko. Kung ano man ang mangyari. Iiga ako sa putik. Tapos yun, babalik ang tatay. Kapaliguan ako. Sasama niya na ako sa kalimutan. Ano ba pa magbibigyan ko ito? Ice cream. Tapos alam mo, ang dati ko. Nagnanganga. Ang binibili mo. Ang ginanganga yun. Yung para siyang bar. Matabako. Ang tinatawag doon ay shoe. Shoe siya. Shoe ang tawag doon. Yung matamis siya na may parang may asukal. Matabako. Yun ang binibili. Uwi na yan, sabi ko sa tayo. Hey, uwi na tayo. Magsakay tayo ng bicycle, sabi na tayo. Anak, hindi na tayo sasakay. Bakit? Wala kong pambili ng shoe. Diba? Ang galing. Nakakasawa ka. Kailangan gawin ng mga kapahaba. Napakalaylay. Yung ice cream na pinain ko, nalamigan yung lalamunan ko. Lalo umiinit kasi nambili namin ng tubig. Anak, sasama ka pa. Oo, tayo sasama pa rin ko. Bibili kami na lang, bibili yan sa ano ng kapatid. Yung tinapay, hindi yung tinapay. Ano, ano mo ba yun? Yung ampaw. Sa isang plastic anim, isang walo kami. Bibili yan siya ng dalawang plastic. Yung ampaw, ang pinakamura. Kasi ang ampaw dati is 50 centavos lang. 18 centavos. Noon pa yun. Ayun, bibili ng tatay ko para magkasya kami walo. Tapos diba, 6-6, 12, isa walo kami. Ang matira yan sa akin. Oy, sabi ng tatay. Sabi ng tatay. Iiwan niyo dyan ha. Iiwan niyo yung ano, ang matira. Kung mo kayo tag-isa-isa, iiwan lang. Ay, bigyan ng tatay sa akin. Siguro tayo ng tatay. Yun, ang story. Ngayon, ang lumaki na wala ng tatay ko, napunta ako sa half-sister ko. Yung half-sister ko naman, siya yung napaaral sa akin. Kasi yung mga lupain namin,
yung makain namin. Tapos siya ang nag, ano, nasa kanya lahat. Kasi yung tatay ko, hindi marunong magbasa. Ang nanay ko, hindi marunong magbasa. Ano ba ang gawa nila sa mama ko at sa tatay ko, pinatump mark na ibig sabihin ng thumb mark ay makasunod ulit sa ano nila. Kasi grade, ano na ako grade 6 na ako, marunong na ako magbasa. Ngayon, ang nakasulat doon sa deklarasyon na bininta ng nanay ko ang lupa sa halaga na 200 pesos. Ang equivalent noon sa tira ngayon is 2,000 pesos. Hinabol lang yung mga kapatid ko, hinabol nila lahat. Wala na makuha. Kasi nakatambay ko tatay na ibig sabihin. Ano yun? Nakatambay pala. Ay, ang pinakamabisa. Sa lahat. Ang handwritten, pwede pa nga magaya. Pero ang tambay, hindi po. Nung pinakamabisa. Kaya wala kaming habo. Kaya ayun, nagsis kami. Alam mo ba kung anong ulam namin dati? Ang kapatid. Alam mo ba yung parang bako na asin? Tinatawag nun sa amin na ay duldul. Duldul ang tawag ko. Oo, duldul ang tawag. Ang gagawin mo doon sa duldul, pag mainit pa yung kanin mo, i-ganang-ganan mo na yan sa kanin. I-ganang-ganan mo na. Haluin mo ng haluin. Haluin mo na siya. Pag tatlong drop lang ng ganun, tama na haluin mo na yan. Tapos lagyan mo ng tubig. Ayun, makakain mo na yan. Asin din siya. Asin. May tawag siya. Dul-dul. Lima ang ulam ko. Lima ang ulam na yan. Yung nasa nila. Pero malawak ang kain namin. Ganun-ganun kami kahirap. Ganun ang pero pasalamat kami sa mama namin kasi hindi kami pinamigay, hindi kami pinagkakulong. Pusa siya na pagkakulong na mawala ng tatay namin. Kasi maliit pa kami, grade 4. Nakapunta na ako sa sister ko dahil ang tatay ko at saka siya lumisan ang nagsabi sa mama, sa nanay, sa tatay ko na iiwan ako doon. Siya na magkakala. Eh, dapat lang kasi tinanggal na yung lupa eh. Tinanggal na nila lahat yung lupa ay namin eh. Kaya yun. Ako rin. Doon ako. Sad story. Pero that is true. Kaya minsan, alala ko yung buhay namin. Ayaw kong iparana sa anak mo na kumain ng duldul. Kaya ito. Masisipan. Pwede na mo pamangkin ko. Masasabihan ko yun. Sige mo, kahit mo na kayo bago mo. Asawa. Okay lang, girlfriend, girlfriend. Kaya pwede ka rawin. Pwede mo na pamangkin. Mag-aral mo na kayo na gusto. Kaya hindi mo na kapasay ang mga sa anak mo. Ayaw na iparana sa anak mo. Na kumain ng duldul. Hindi na ba ito? Ano ulam namin? Pero sa awa na ito, kasi ang sabi pa nila sa nanay ko, ipaliw. Paliw doon na. Kasi, sinasabi ko lang ganito ang nanay ko. Pero, para sa amin, hindi baliw ang nanay namin. Kasi kung baliw ang nanay namin, alam mo ba kung bakit? Siguro pinamigay na kami. Nagkawatak-watak kami magkapatid na walo. Pero walang hindi kami nagkawatak-watak. Buo kami buo. Sa pagsisikap ng nanay namin, buo kami. Pero nawala na rin ang nanay at the age of 60. Kasi po, mayroon siyang complication. Ang dati pa rin sakit na may butas yung heart niya, yung pagkabata niya, nagsumbong.
malaki na ang butas. Tapos yung kidney niya, meron pa siyang kidney. Hindi na kaya na i-dialysis dahil may i-dialysis. Dahil malaki na ang sira ng kidney niya. Malaki na rin ang butas ng heart niya. Wala na rin. Kaya sinabi ng doktor, kung anong gusto ng nanay niyo, ipakain niyo na lang. Ayun, lahat. Kasi nagtatrabaho na ako nun sa money changer. Kapag tapos ako ng 2-year course sa kapag tapos din ako ng 2-year course sa tulong ng kapatid ko, pero pira mo na tati ko yun. Hindi nila pera yun. Nasabihin na yung laki sa kanila, hindi. Pira ng tatay ko yun. Lupa ng tatay ko yung pinaghirapan yun. Pero naghirap din ako sa kanila. Grabe din, lang ba? Pagising ko ng alas 5. Pag-igib muna ako ng to, alas 4 ako gumigising na madaling araw. Magsaing ako. Igib ng tubig, magpakain ng baboy. Tapos pag may labahan, kasi nandun yung asawa niya, yung tatay ng asawa niya, nasa kami nakatira. Maglaba muna ako. Alas 4. Alas 5 imidya alis ko. Kaya alas 4 ako gigising. Alas, kailangan alas 5, mga isampay ko na yung mga labahan. Yung sinain ko maluto na kasi doon ako kumagkuha ng pambaon ko. Hindi, alam mo ba yung baon ko? Tubig. Tubig na walang ulam. Alam ba kung saan ako kumakain? Hindi, nahiya ako eh. Nahiya ako sa mga kasamaan ko na wala akong ulam. Alam mo ba, saan ako kumakain? Tatakbo ko doon sa loob ng kampo. Yung kampo na tinatawag, itaniman ng tubo. Doon ako tatago para kumain. Kasi ulam ko asin. Gusto ko makapagtapos. Gusto ko makapag-aaral. Itiniis ko yun. Masa na mo ba yung tubig ko? Nasa tabbote ng iis yun. Hindi ko mapakita sa mga kagasamahan ko. Sa kung iinom ako ng tubig, pupunta pa ako ng CR para doon dalhin yung pagkot. Doon ako iinom ng tubig. Para kahit pa paano, hindi nila makita na yung buti ng ESQ ang baunan ko. Pero tiniis ko yung labi. Nang gusto ko makapagtapos. Natapos ko rin 2 years. Nagpagtrabaho din po ko. Sa Manila ng 2 years. Tapos yun. Nang wala magkasakit ang nanay ko. Ako na ang nagbigay ng padala ng pera sa nanay ko na pampagamot. Pampatayo ng bahay. Nibigay ko na lang. Hindi ako nabigay sa nagpa-aral sa akin. Kasi kaya naman ako utang na loob sa kanila kung pag-uusin niya. Kung utang na loob sa kanila, pinaaral nila ako. Pero ang pag-sacrifice ko, sobra eh. Mag-alaga ako ng baboy, sabi sa akin yung isa. Pagdating na ipinta na, missing. Kung tuloy mo, hindi mo lang makapigay sa akin. Ang sakit sa akin. Ano na pa rin siya eh. Pinapahinga na siya ni Lord. Pero ano? Pinapatawag ko na rin siya. Ano na rin siya? Marating sa points na. Maalala mo talaga eh. Minsan, kapag trabaho ko, tatawag sa akin, hihingi ng pera, patalan ko. Pero ang nanay ko, alam mo kung anong ulam, pag-uwi ko ng probinsya, tubig asin. Pero sila, ano, humingi ko sa akin ng pera, kung totoo, simple ko siya ng mga teacher. Pero okay lang. Nandito na ako sa ibang bansa, alam nanay ko eh. Alam nanay ko eh, patay na eh. Wala na ng tatay ko. Kaya kayo ko ng mga nanay at magulang pa kayo. Alagaan yung magulang nyo. Ibigay niyong gusto. Huwag kayo magpaano sa magulang nyo. Magpamot. Gawin yung prinsesa at prinsipe ang tatay nyo. Habang nabubuhay pa sila. Kasi darating ang araw, pag sila'y mawawala, pagsisihin yung lahat na hindi nyo nagawa,
mga bagay na yun. Sa akin, nagawa ko, pero konti lang. Tinaga lang namin eh. Konti lang namin, tinaga lang namin eh. Nasa Manila pa ako. Pero napigyan ko siya. Naipakulat ko siya. Ano gusto niya. Naipakulat ko siya. Pinagaling niya lang. Pinagaling niya. Ano gusto niya. Manicure, pedicure, anong gusto niya, tapos ipakulot yung buhok niya. Maarte ang nanay ko. Maarte ang nanay ko. Gusto niya talaga yung maganda siya. Ayun, ando na siya. Hindi ko alam na may sakit na siya. Kasi nagtatrabaho ako. Ang punta niya pa ngayon, hindi ay sinabi, walang nagsabi. Humingi siya sa akin ng pera na pambili pang paayos ng bahay. Ay, yung binigyan ko. Pasimente ng bahay. Did you see our king, Paula? Huh? Did you see our king on the table? Yes, I saw it.